Yeah, magandang hapon po sa lahat. Ito po si Pastor Leo. Welcome to another session of Daily Discipleship. At ngayong araw po, tayo po ay mag-aaral patungkol po sa isang paksa. Ito po ay the purpose of Christmas, no? Tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin upang mag-aral ng iyong salita. Ang dalangin ko po na patuloy at nubayan at gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. At hayaan niyo po, Panginoon, na ang salita mo, Lord God, ang siyang maghari sa aming mga puso. Pangunahan mo kami ngayong hapon, Lord God, patnubayan mo ang aming puso at isipan. Ibukas niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan sa pagtanggap ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po sa ating lahat. At gusto ko pong i-address ngayong hapon ang isa pong tanong na madalas po ay nagiging question sa akin. Dapat po ba tayong nagsiselebrate ng Christmas? No? Sandali lang po, meron lang po ako i-adjust. May naririnig po akong feedback. Yan. Okay. So, dapat po ba tayong mag-celebrate ng Christmas? Dapat po ba tayo nagse-celebrate? Sabi, Christians tayo, di ba? Bakit tayo nagpapasko? At honestly, nung bata-bata pa lang akong mananampalataya, ano, parang naano rin ako doon, na parang naaantig din ako sa tanong na yun. Kasi may nakikita ko, may mga tao na ayaw ng Christmas. So ngayong araw po na ito, hayaan niyo po na mag-share po ako ng isang message. Ang topic ko po ang title, The Purpose of Christmas. A reason for celebrating the season. So malinaw po from my perspective, from my title pa lang, na ako po I agree to celebrating Christmas. The question is why? So ngayong araw po na ito, I'd like to address those issues concerning this. And beforehand po, gusto ko lang po sabihin na baka mamaya po I might leave earlier. Now, I don't know, I'm not very sure, but I'm expecting some people to come our way, so dito sa bahay, and I may be given a chance to magpaalam po ako na mas maaga than our regular na pagtatapos. So hayaan niyo po na i-address ko po itong topic na ito. Sana matapos ko. Yung mga bisita namin hindi dumating ng too late, no, or too early, no. So, pag-usapan po natin, the purpose of Christmas, the reason for celebrating the season. Now, alam po natin sa Matthew chapter 1, basahin ko po, sa Matthew chapter 1, verse 18 to verse 25, dito po in-address po yung pagtanggap po ni Joseph na si Jesus po ay may layunin sa kanyang buhay. Babasahin ko po, Matthew chapter 1, verse 18, the birth of Jesus Christ. Now, this is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child, and he will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son. So nagkaroon rin siya ng union, di ba? Pero he did not have any union with her until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus. Okay, so ngayong araw po na ito, pag-uusapan po natin ito pong the purpose of Christmas. Pag-uusapan po natin. Tuloy po natin. What is Christmas? Ano po ba yung Christmas? No, Christmas po, sabi ni Webster, ano po yung pag-unawa natin? No? December 25, celebrated as a quote-unquote church festival in commemoration of the birth of Christ and observed as a legal holiday.
Ayan po ang sabi ni Webster. Now, I am very much aware that there are so many pagan equivalent and traditions behind this date and perhaps even the timing. Okay, what is Christmas? Pero sabi po ng Webster, December 25, celebrated as a church festival in commemoration of the birth of Christ and observed as a legal holiday. No? Now, may mga tao po na ayaw ng Pasko. Many people, especially those who have studied history, have come up with some startling facts about the celebration of Christmas and have come up with some interesting conclusions. They present the following conclusions. Ito po yung kanilang natuklasan, especially those who are reviewing history, no? Because Christmas is not originally, no, a part of church festivals, no? Hindi po siya original na church festival. Tuloy po natin. Number one, December 25 is not the birth of Christ. It is winter in Bethlehem. Kaya pag pumunta ka sa airport, tapos naka-short ka lang, pag tiyanong ka sa pupunta sa Israel, bakit ganyan na suot mo? Ikaw nagtataka ka kasi ang understanding mo, Pasko. Pag Pasko, may sheep, may shepherd sa parang, doon sa field. Pero malalaman mo, winter pala doon. It's winter in Bethlehem and it is also the same date of the celebration of a pagan god. Luke chapter 2 verse 8 says, there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Now, in winter time, sa mga nakaranas na po ng winter, hindi po lahat alam yun. Pag winter po, wala po masyadong stars kasi yung langit po, punong-puno ng ulap. So, kahit po sa gabi. Kaya ang winter time po, gloomy. Sabi nga po nila, masyado daw, ma-stress. Yan ang tawag nila sa ibang lugar, na nakaka-stress daw yung ganun. Pero ako tinitingnan ko, it's a change ambience. No, kasi sabi ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. And when God created the seasons, no, God created the seasons, He said it is good. So kung may winter season man, and it's created by God, and it's part of His creation of the heavens and the earth, hindi siya masama. Hindi siya malungkot, hindi siya negative. It's something that people place on it. Sabi nila, pag winter na, gloomy na, malungkot na. Pero nakakatuwa dahil when the first time I experienced winter, when I was in Norway, napansin ko yung mga madidilim na kalsada, yung mga madidilim po na mga gubat, pag nag-winter pala, nag-snow, tapos moonlight lang, kita-kita mo yung squirrel, kita-kita mo yung deer, kitang-kita mo if there's anybody in the forest or anybody walking kasi everything is white. No, now Luke 28:2 verse 8 says that there were shepherds living out in the fields nearby keeping watch over their flocks at night. So imposible, di ba? Imposible ilabas mo pa yung sheep mo sa snow para lang magbantay sa gabi. During winter, there are no flocks, there are no shepherds. Jesus was probably born in the summer, not winter. So that's facts number one. Number two, Christmas trees, Christmas lights, and other trimmings and decorations on it are not biblical in origin. And there was even a period in history where the tree was worshipped. They were very well, they very well quote the passage of scripture from Isaiah 44 verse 17, verse 14 to verse 17. Babasahin ko nga yan. Sabi po sa Isaiah 44, ito po yung ginagamit na mga verses. Ang sabi po nila, verse 14, He cut down cedars and perhaps took a cypress or oak. He let it grow among the trees of the forest or planted a pine and the rain made it grow. So it's man's fuel for burning. Some of it he takes and warms himself. He kindles a fire and bakes bread. But he also fashions a god and worships it and makes an idol and bows down to it. Half of the wood he burns in the fire. Over it he prepares his meal. He roasts his meat and eats his fill. He also warms himself and says, ah, I am warm. I see fire. From the rest he makes a god, his idol. He bows down to it and worships. He prays to it and says, save me, you are my God. So they quote this passage, proving to us that the practice of having the seasonal decorations are wrong, if not detestable or evil before the Lord. Therefore, we must not acquaint ourselves with this because we are holy Christians. And to have these items defiles the will of God. Yun po yung kanilang explanation. Sumunod,
Santa Claus was originally Saint Nicholas. You can never find Saint Nicholas in the Bible or even Santa Claus, who goes to children giving gifts wearing a red suit using a flying sled full of toys led by Rudolph and a team of reindeer. So wala kang mababasang ganun sa Bible. Tuloy. Number four, finally, the word itself, Christmas, from the word Christ, meaning the Messiah, and Mass, which means a sequence of prayers and ceremonies performing the Eucharist service of the Roman Catholic Church, a celebration of the Eucharist, according to Webster. This is a compromise of half-Christian and half-pagan, or in other words, it is Christo-pagan. Ito po yung kanilang mga conclusions, yung mga anti-Christmas po, no? Their conclusion, Christmas is not biblical and should not be celebrated in church. Yun po ang kanilang conclusion. Now, meron pa po ngayon recently, may mga back to Hebrew roots movement, kung tawagin, yung parang going back to the Old Testament. Ayaw nila ng writings ni Paul, which is 80% of the New Testament. No, sinasabi nila that Paul is defiled. Therefore, you should throw away your New Testament, mamuhay ka according to the Old Testament. They want you to go back to the law. May ganyang emphasis ngayon, may portion of scripture, of the body of Christ who use only half of the scripture, the Old Testament. No, and they try to read in the Old Testament to the New Testament. Ang relationship po ng Old Testament sa New Testament, the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. The Old Testament is the foundation of the New Testament. Pero magkaiba sila. The Old Covenant and the New Covenant are different. No? So dito po makikita po natin, may mga tao po, they want to impose the Old Covenant in the church. They want us to live like people in the temple. They want us to live according to the laws that were required of the Jews. Parang makikita mo, parang Jewish is the way, the truth and the life. No one comes to the Father except the Jewish way. Kaya sila, yung katwira nila, ang bottom line, gayahin natin yung mga Jews. Para bang sila lang yung may understanding ng scripture. Kasi sa Bible, ang sabi po sa Bible, there's only one tree. The Jews are the roots, we are the branches, we are the Gentiles. Now, gusto ko sabihin, yung mga roots, hindi nagpapaka-branch, hindi nila ginagaya yung mga Gentiles. But sad to say, yung mga Gentiles, nagpapaka-root, ginagaya nila yung mga Jews. Kaya sa alip na, Jesus is the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except by Christ or through me, sabi niya. Ang nangyayari, Jewish is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except the Jewish way. So isa sila sa mga malaking anti-Christian. They prefer the Hanukkah. Well, I respect, no, if you want to practice Judaism, which is an Abrahamic faith, which is a monotheistic religion, but rejects Jesus Christ as Messiah and Savior, well, I respect you. But in the same way, they should respect us that we believe that Jesus is the Messiah. No, ako po kasi matagal ako sa Messianic community, tumulong sa Europe. Nag-preach po ako dyan eh. Nag-discipleship po ako sa mga Jews. Ang pagkakaiba is that without apology, we are Gentiles. But also, without apology, they are Jews. And as a Jew who became a Christian, ang tawag nila sa sarili nila, Messianic Christians. Kasi Jewish sila. They want to keep their Jewishness while applying the New Testament in their lives. So parang kang pumasok sa church, sa New Testament, na nagpapastor si Apostle Peter. Ganun. So Messianic sila. Pero tayo, without apology, no, kaya nga kumalat ang Great Commission dahil kay Apostle Paul. Kasi kung Jerusalem, Church of Jerusalem ang headquarters, hindi nag daughter church si Apostle Paul eh. Ay, si Apostle Peter. Hindi siya nagplant ng ibang church. Samantalang si Apostle Paul, first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, nagtapos siya sa Rome. Ginawa niya yon kasi alam niya that the gospel is not Jewish-based. It is kingdom-based, based upon the kingdom of God. It is not culture-based. It is not nation-based. It is kingdom-based. No?
And without apology, ang yung pagmesaya, yung mga Old Testament oriented, sabi kingdom, kita mo, di ba, Jewish? Hindi po. And the kingdoms of this world that's now become the kingdoms of our Lord in Christ. So it's a universal kingdom. No? God established a universal kingdom. There is not one nation. Jewish is not the way, the truth, and the life. No, there is no superiority of Israel. There's no superiority of the Jews. But there is a primacy. May mga verses that we have to put them first. For example, in acknowledging that the spread of the gospel was first to the Jews, then to the Gentiles. That we are to make intercession for them. Tama yon, biblical yon. But to copy them, ayaw nga ng mga messianic people na tinatawag na replacement theology. Pero ang nangyayari sa ibang churches, they are replacing them. Yung feast nila, yung pagkain nila, yung calendar nila, yung damit nila, yung prayers na ginagaya nila. So they are actually replacing them. No? Wala po tayong ganun sa New Testament. Without apology, I am a Filipino Christian. Some people here watching me is an American Christian, yung iba po European Christian, yung iba po African Christian. Without apology, we were not born in Israel. No? So to go back to the topic, ako po, I disagree na we should not celebrate Christmas. Let me present my heart on this matter. I want to share this today sa ating pong daily discipleship. Number one, Christmas Day. Okay, December 25. Winter. So, hindi nga yun ang tamang day. When the world celebrates Christmas on December 25, the people celebrate not to some pagan god. But on the other hand, they celebrate the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ, in the town of Bethlehem. This is evidenced by many different portrayals of the nativity or the picture of Christ in a manger with Joseph and Mary. Most people pray to God even sa Pilipinas on Noche Buena, which is the 24, no, the night before 25, and are in church on Christmas Day. Sorry for my typing, no. Are in church on Christmas Day. People do not focus on the date or the origin of the date, but on the event. Jesus has come into the world to save man. Nung ang Diyos po nagkatawang tao, which is a biblical event, Christmas Day makes everybody focus on that singular event. Ang tawag po doon, God taking the form of man. No, ito po ang Diyos nagkatawang tao. The coming of our Lord Jesus Christ, the incarnation. So sa dami ng topic sa Bible, on Christmas Day, everybody talks about the birth of Christ. I haven't met any Christian talking about a pagan God. Pastor, yung petsa, kasabay ng petsa ng isang pagan God na celebration. Okay. Na may history ang December 25. O, sabi na natin na ginawa yung ano, isa yan sa mga festivals na ginawa ni Romanize. Ang sabi nila, kasi ng Roman Catholic Church, they had this festival instead of dismantling the festival, they adapted it to Christianity. So they adopted December 25, a pagan celebration to a sun god. Okay. Pero alam niyo po ba, meron pong writing na kung tawagin the Didache or the Didache. Ang spelling po, Didache. The Didache is a document that contains the practices of the Christians in the 1st and 2nd century, no, AD. So bagong-bago ang Christianity. There's a writing called the Didache, and according to that document, kaya ko siya hindi kinukot kasi hindi ko makita yung actual na document. Meron akong kopya nun before eh. I gave it to my father. I handed it over to my father. My father passed away. Sabi ko, hindi ko nakuha yung document. I had a copy of the Didache. And according to that document, it says that 1 week before the change of the year, Christians would gather and thank God for the coming of our Lord Jesus Christ.
Now, it did not mention any day, but they said on the last week of the year, 52nd week, which is any time between the 23rd up to the last day of December. Wala man silang actual na day nang nagse-celebrate sila na Christmas Day. Unlike today, finormalized na December 25. Anytime between 23 and December, last day of December, before New Year, nagse-celebrate sila to thank God for the coming of the Lord Jesus Christ. That was a common practice in the early church. So meron tayong equivalent nito. Kaya nga lang, sige, pwede, huwag ka mag-celebrate ng December 25. But it is not telling you na you cannot celebrate the coming of the Lord Jesus Christ. Tuloy natin. Christmas trees and other trimmings. The Christmas tree and all the Christmas lights, trimmings, decorations, candles, mga lights are not evil in nature. They are only evidences that the event is an important event. Christmas culturally is a celebrated event. Lots of food, toys, gifts, relatives visiting, reunions. In other words, it's a big event. No? Kaya yung mga tao na purist, quote-unquote purist, ang tanong nila, dapat ba ako mag-celebrate ng birthday? Walang birthday sa Bible. O sige nga, huwag ka magbilang ng birthday. Ilang taong ka na? Ageless? Walang birthday daw sa Bible, kaya hindi daw dapat binibilang. O di huwag ka mag-celebrate ng wedding anniversary mo kung may asawa ka. Dahil hindi binibilang, huwag ka mag-silver anniversary, golden anniversary. Tanggalin mo yung anniversary dahil wala sa Bible. O kaya nag-opening kayo ng kumpanya, nagkaroon ng graduation yung anak mo. Graduation, wala sa Bible. Ano ka ba? Purist ka ba? Nakatira ka ba sa first century church? Na kailangan ibang-iba yung kultura ng buhay mo. Aba, ititanggalin mo lahat ng instrument. Dapat ang gamit sa loob ng church, yung nakasulat lang sa Bible, tanggalin mo yung mic, tanggalin mo yung pulpito, tanggalin mo yung lights, tanggalin mo yung instrumento, itira mo yung bell. Naintindihan niyo sinasabi ko? May mga tao nagpapanggap na purist, na para bang kami ang tunay na pure Christianity. At ang dahilan nila, pag nakakita sila ng mga Christmas trees na ganito, nasabihin, pagan yan. Ang hindi natin ginagawa, ang sinasabi natin, alam nyo, kaya nandyan yung mga punong ganyan, saka yung mga ano, kasi may event, may sineselebrate na event. Na kung ini-interpret nyo na pagan, kami hindi. Ano ba to? People everywhere are giving, and that is the very nature of Christmas in of Christians in of Christianity, no? That is the very very much Christian in nature. Yung mga trimmings po comes with the celebration. Halimbawa, pag February, Love Month. Ano nakikita mong madalas sa paligid? Oh, di ba? Ano nakikita natin? Oh, di ba? Hearts. Oh, pag 4th of July. Oh, yung mga ganong celebration. Oh, may mga fireworks sila. Oh, ano? Oh, di ba? All over the world. Oh, pag Father's Day, pag Mother's Day, every event na may mga ganyan. Natural, may equivalent na mga trimmings at saka mga ano, nagkataon lang pag Christmas, ganito ang trimmings. Nagkumukuha ng puno, naglalagay ng ilaw, nagdadagdag ng saya sa mga tao. Ano naman ang evil doon? Isa pa, pag Christmas, ang mga tao nagbibigay. Do you remember Apostle Paul talking to the Ephesian elders in Acts 20:35? Ano sabi niya? Remembering the words of the Lord Jesus Christ himself, he said, "It is more blessed to give than to receive." Alam nyo, Christmas is a season of giving. It doesn't matter if you're rich or poor. Naalala ko tuloy yung sabi ko nga doon sa Kalumpang, sa tapat ng San Roque Elementary School, meron doon, magkakatabi sila, si nanay nagtitinda ng balot, no, yung nagtitinda ng mani, no, at saka yung isa pang vendor doon, may isa pa, baseball, nandun siya sa kanto na yon, no, yung nagtitinda ng mani, no, yung nagtitinda ng fishball at saka ng, yung nagtitinda ng ano, nagtitinda ng magbabalot. Sabi na, tara, exchange gift tayo. Ano na may exchange gift natin? Basta exchange gift tayo. Kaya bisperas ng Pasko, si nanay, binigyan niya ng tigda dalawang balot yung dalawang vendor. Yung isang vendor, naglabas siya ng 30 pesos na
na fishball, masarap na sausawan, binigay niya doon sa dalawa, at yung magmamani, binigay niya ang tigka 30 pesos ng money yung dalawa. O, di, alam nyo, pag Christmas, kahit na mahirap ka, nagbibigay ka, nabibreak yung spirit of materialism. No? Nawawala po yung spirit of materialism. Napapalitan po ng giving. Kaya pag Christmas, dumadaloy ang pagpapala. Dalawa ang tubig sa Israel, Dead Sea at saka Jordan River. Bakit buhay ang Jordan River? Dumadaloy. Bakit patay ang Dead Sea? Kasi it's just a basin of water. At ganun ang nangyayari pag Pasko. Nagiging daluyan tayo at dinadaluyan din tayo. Okay, so tuloy po natin. Sabi ko nga eh, yung mga galit na galit sa Pasko, yung tinanggap nyo na, sabi yung Pasko, demonic yan gayto. O sige, yung tatanggapin mong Christmas bonus, demonic ba? Ibigay mo sa iba. Demonic money ito, kasi Christmas bonus to. Ibigay mo sa iba. Huwag mong tanggapin. O huwag mo, hindi, ayoko pong tumanggap ng demonic money. Ganunin mo. O kaya sabi mo, bibigay ko po sa iba. Diba? Kasi nga, mga purist, ako tawag ko purist, alam mo, sa totoo lang, yung ganyang mentality, superiority complex, hindi yan biblical. No? Hindi yan biblical. Ang pakiramdam nyo, may self-righteousness kayo. Kaya yung mga taong may Christmas tree, judgmental agad kayo. May Christmas lights, may trimmings, may nagsuot ng ano, ng may ribbon, o kaya may mga gifts doon. Oh. Wala yung pinagkaiba. Ako, mga anak ko, sabi ko, Lord, darating ang araw, ang mga anak ko tatanda. Anong gusto ko? Pagdating ba ng araw, di nila kilala si Mickey Mouse, di nila kilala si Donald Duck, di nila kilala si Cinderella, si Snow White, kasi may mga magic yun. Si Harry Potter, lahat na lang na makikita ko sa television na may kinalaman sa yung Lord of the Rings, mga ganyan. Wow, huwag niyong panonori. Ang ginawa ko, in-educate ko yung anak ko, anak, ito ang facts, ito ang fiction. Ito ang fantasy. Ano pagkakaiba ng fact sa fiction sa fantasy? O sinabing facts, historical. Actual event. Documentary. Pag sinabing fiction, gawa-gawa lang. Fantasy, may element ng imagination. So, makikita mo, lumilipad ang horses, di ba? Yung rainbow, pwede kang magkabayo and everything. Mga ganon. I explain to them para alam nila kung alin ang fact, alin ang fiction, alin ang fantasy. Pero hindi ko sila ginawang mangmang na pag nakakita, ay, ano yan? Grabe, demonic yan. Alisa na tayo rito. Sa demonyo pala mga tao rito. I did not train my kids that way. Nor did I train my church that way. Tagal ko na nagpapaston. I pioneered 11 churches. No? Yung ibang tao, hindi nag-pioneer kahit isa ako. 11 simbahan pinioneer ko. Pero kahit kailan, I did not teach our people to condemn those who want to celebrate Christmas by judging them and saying, we are more Christian than you. Hindi kami ganon. No? Hindi kami ganon. You know, Christmas has a purpose eh. Tuloy po natin. How about Isaiah 44:14-17? Binasa natin kanina, di ba? The cedars, the cypress, the oak trees do not look like a Christmas tree. Kahit yung pine na binanggit, it was cut down, carved to look like the image of a man, and then they bowed down to it. Yung Christmas tree ba, mukha bang man? Mukha bang tao? I have never seen a family or a church or any person bowing down to a Christmas tree. Exaggerated naman yung kwento ng iba. Porke ba sinulat sa tradisyon ng ibang tao na ginawa nila yun? Ibig sabihin, yun na yung rule. One tree does not represent a forest. One foolish church, one foolish man, one foolish family does not represent the entire Christianity. Kahit ngayon, pumunta ako sa church namin, sabihin ko, sige, let's everybody bow to this tree. Walang susunod. The Christmas tree is not an idol. It's not even part of idolatry. It's a tree. Puno siya. No?
isa siyang puno, it's a tree na nilalagyan natin ng trimmings. Now, let's talk about trees. Genesis 1:11-12, God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants, and trees on the land that bear fruit with seeds in it according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, trees bearing fruit and seed in it according to their kinds, and God saw that it was good. Pwede mo bang sabihin, this is an evil tree, this is a good tree, this is a bad tree? May good and evil ba na puno? Ang puno, good. In fact, yung mga lugar na walang puno, nalulungkot tayo, binabaha tayo. Di ba? Nag-e-erosyon ng mga bundok. Ang puno po, hindi siya moral decision. Na pag may ganito kang puno, evil yan. Pag may ganito kang puno, good yan. Ito, blessing to. Ito, hindi to blessing. Walang ganon. Ang puno, puno. Huwag niyong i-spiritualize. Masyadong mataba yung utak ng mga sinaunang mga tao. Kanino nyo man napulot yan. Kaya ako inanap ko si Aling Baste. Yung pag sinabi, bakit masama yan? Basta. Bakit po naging masama? Basta. Sino po ba si Basta? Basta. Sumunod ka na lang. Basta. Inahanap ko yan si Aling Baste. No? Ang hilig magpauso niyan eh, si Aling Basta. Sino man yan? Bakit po kailangan manahimik? Basta. Bakit kailangan pumila? Basta. Yung mga ganun, dinadagdag nila sa Christianity, wala namang kinalaman o pag may puno, evil. Anong verse? Wala. O wala naman pala eh. Porke ba may puno ka? Ibig sabihin, evil ka na. Naglagay ka lang ng Christmas trees. Naglagay ka ng lamp. Naglagay ka ng trimmings. Naglagay ka ng ano, ipamimigay mo nga yan sa mga tao eh. Para sumaya buhay nila. Nagpakain ka nga eh. Evil ba yun? Pero sa mata ng mga purists, sa tenga ng mga purists, sa puso ng mga purists, ang pakiramdam niya, grabe, napaka-compromising naman ito. May Bible pa naman sila. You see? Can you imagine? Di ba? Tuloy natin. 1 Corinthians 10 verse 26, the earth is the Lord's and everything in it. O sige nga, prove to me na may evil na puno. Wala. Do not equate Christmas trees and idolatry. Hindi naman nakayuko yung mga tao doon. Sabi sa Bible, huwag kang gagawa, huwag kang yuyukod, huwag ka sasamba. Di nila ginawa sa Christmas tree yun. That conclusion is unfounded and most of all, unbiblical. So if you read that somewhere in a magazine, a book, or heard that somewhere on a pulpit, that is unfounded. People don't do that. Siguro yung mga ignorant people, but not people who know their Bible. They celebrate by putting those things, but they, halimbawa, gumawa ka ng parol, tayo mga Pilipino, tayo ang may symbol na may pinaka-biblical sa lahat, parol. Kasi yung atin po represents the Star of Bethlehem. Alam niyo po ba yun? Pag sinabi mo, grabe, gumawa ka ng parol, gawa sa kawayan. Yung kawayan na yan, evil yan. Oh, di ba para kang baliw? Sino maniniwala sa iyo? Huwag kang gagawa ng ganyan. Bakit? Gumawa ka ba? Yumukod ka ba? Sumamba ka ba? Bakit yung parol acceptable, yung Christmas tree hindi? Ano naman pagkakaiba ng dalawa? Wala. Decoration lang naman yan eh. Ano ba kinalaman yan sa paglapit o paglayo mo sa Diyos? Meron ba? Wala rin. Oo. Naintindihan niyo sinasabi ko? Ang babaw naman ng Christianity mo, para ka naman babasagin na konting pitik, basag. Akala ko ba ang tindi ng pagkakatubo sa'yo? Tinubos ka ng bugtong na anak, no, ng Diyos, si Kristo Jesus. Tapos, konting ganyan, laglag na Kristyanismo mo. Di ba? Ako, ayoko ng ganung sentiments. Tuloy natin. Santa Claus and his reindeers. Nako, malaking issue to. How about Santa Claus, Pastor? Do we erase Santa Claus? Let me ask you a question. I'll be honest. Can you erase Santa Claus? Namo-problema ka, di ba? Namo-problema yung ibang Christian. May Santa Claus kasi. Can you erase him? Now, let me give you a suggestion what to do with him. Okay? Okay lang ba? No? Are you ready? Let's put Santa Claus and his reindeers in the right perspective. Let's define their limitations. Number one, Santa Claus is not the reason for celebrating Christmas.
Jesus is the reason of the season. Okay? O biblical tayo, Bible tayo. Kwento natin yung story. O di tapos. Now, who is Santa Claus? Santa Claus is not more important than Jesus. Now, number two. Fact, fiction, fantasy. Okay, dito tayo sa fiction and fantasy. Santa Claus, sorry for my spelling, no? Ayun ko na letter E. No, Santa Claus and his flying reindeers is a legendary character from the story of a man called Saint Nicholas. Yung Saint Nicholas, mabait na tao. Totoong istorya. Pero yung Santa Claus, fantasy. No? Fantasy na kwento. Now, Jesus is a historical figure. Legends are fiction. The fiction of Santa Claus, no, is filled with fantasy. Jesus has no fantasy. It's not a fiction. Bible history are facts. So linawin natin. Are they against each other? Do you have ano, superheroes in your house? Do you call it evil? Halimbawa, meron ka Superman, may Batman ka, may Spider-Man ka, may Wonder Woman ka sa bahay, may mga toys ka na ganun. Do you call it evil? These are evil toys. No, they're not. These are fantasy games, fantasy toys. People play with it and they play their imagination like reading a comic book or watching cartoons. But it's not something, it's not a part of their quote-unquote, their faith. It has nothing to do with their relationship to God and God to them. Santa Claus is not a part of our faith. So anong big deal dun? No? Anong big deal doon? Walang big deal doon kasi hindi naman yung bahagi ng pananampalataya natin. No? That's just, he is a character, a legend, a character that comes out during the end of the year as a part of the trimmings and the decorations that we have during this time of the year. Yun lang. Na kung sasambahin mo si Santa Claus, ibang usapan. You put your religion or your faith into a fantasy or a fiction. Ngayon, iba yun. Pero kung ganito lang, ito ang tama. Diba? Kaya lang ganyan. Alam mo, Cupid. O, may Cupid ba? But we talk about Cupid kapag love month. O. Sino naman pinag-usapan si Cupid ng summer? O, wala. O, diba? Parang ganun lang. Hindi siya masyado, yung iba masyadong ano, grabe, no? Akala mo talagang yung isang paa mo nasa hukay na eh. No? O barkada mo na si Taning eh, kapag may Santa Claus ka eh. Tuloy, the birth of Christ is the center of the celebration, not the gift giving or the decors or the festive food. Balik tayo kay Christ, kasi yun ang dahilan, kaya tayo nagpapasko. You cannot erase Santa Claus, but you can educate yourself as a Christian where to place him in your Christmas celebration. He is a part of the character and the decorations that appear during Christmas season. Sama mo na yung elves. He is not a part of our faith. No? Ako, ayoko na pagdating ng araw. Pag tinanong, kakilala mo to? Snow White and the Seven Dwarfs? Sabi, hindi ko alam yan eh. Bakit? Wala sa Bible niyan eh. Isipin mo, ang dami mong alam na video game. Ang dami mong character sa video game na kakilala. But part ba ng pananampalataya mo yun? Bakit ito? Para kang pulis. Makakita ka lang ng mga ganitong mga bagay. Ang pakiramdam mo, nabawasan yung pagka-Kristiyano mo. Ang babaw naman, di ba? Celebration lang to eh. Ano lang to? Parang decoration lang to. Panandali. Para ka lang pumasok sa carnival na may nakasalubong ka mga clown na naka-makeup. Hindi nila yun, ano lang yun, part lang yun ng pagiging carnival nila. Part lang yun. Parang ganun lang to. Na hindi to big deal. Hindi to kailangan mag-split ng fellowship, makatisod ng kapatiran, or kailangan pang i-condemn yung mga taong may mga ganito sa bahay. Hindi kailangan umabot sa ganun. Tuloy natin, the word Christmas. Now we know the history of the word Christmas. Let's visit it again. Yung word na Christ, which means the Messiah, and the word Mass. What is Mass? A sequence of prayers and ceremonies performing the Eucharist service of the Roman Catholic Church. Okay, yun ang ibig sabihin nun. Tanong, let me read the definition of Christmas from the Webster Dictionary. Christmas, celebrated as a festival in commemoration of the birth of Christ and observed as a legal holiday.
Question, does it sound pagan? Honestly, sagutin mo ko, does it sound pagan? Christmas even reminds Catholics to go back to their Bible and read the story. It doesn't only remind Catholics. It reminds, it's a theme that they talk about even inside their churches, even in our churches. Oh, everybody suddenly talks about the birth of Christ in this season. So it's a Christ-centered celebration. I have never seen a church service that focuses on a tree, on a trimming, on a gift, or on Santa Claus. Kaya yung mga sino man nagsulat ng mga ganyan in the past, kailangan ba manahin lahat? Hindi ba pwedeng nguya muna bago lunok? Okay? Hindi ako ano eh, hindi ako gaya-gaya na sila masama yan. So therefore masama din. Bakit masama? Basta nahanap ko yan si Aling Basta eh. No? Nahanap ko yan eh. Ano naman masama dun? Wala naman masama dun eh. Hindi naman nila sinasamba yun eh. Nung nagpapaalala yan ng ganito ganyan. O edi alalahanin nila, ano masama dun? Bakit naapektuhan ba si Kristo? Na-insecure ba si Lord? Na-intimidate ba yung church? Hindi naman eh. So ikaw bilang Christian, are you a biblical Christian? Nayanig ka ba? Hindi. O anong issue dun? Wala. Naalala ko tuloy nung lumabas yung halimbawa, the Da Vinci Code, sabi, the movie that will destroy Christianity. Nagpapastor ako noon sa Project 6 First Assembly of God, nung time na yon. Sabi ko sa members namin, panoorin nyo nga to. Nayayabangan ako eh, the movie that will destroy or question your faith in Christ. Napanood nyo na ba to? Panoorin nyo nga. And then balik kayo sa akin sa Sunday, tanungin nyo nga ako kung hindi na kayo naniniwala kay Christ dahil doon. Alam mo, pag naiintindihan na ng tao kung ano yung biblical Christianity, founded ka sa truth, alam mo na yung fiction, alam mo na yung fantasy. And Santa Claus will never be a part of your facts. It will always be a part of fiction and fantasy. Okay? So, pag bumalik ba ang mga tao to talk about Christianity, to talk about Christ on Christmas, is it evil? It's not. No, Matthew 13, ito po yung tungkol sa the parable of the seed and the sower. Yung sa na may nahulog sa batuhan, tapos sa manipis na lupa, tapos sa mataban lupa. Ito po yung Matthew 13, 36 to 40. Kapag may word of God na natanim sa magandang lupa, nag-i-stay yun. Okay? Hindi yun basta-basta nawawala, natatanggal, o napapalitan. Katotohanan yun eh. Nagpapalaya sa atin yun. Let me tell you a fact. Hell hates Christmas because Christmas reminds people of the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, everybody can talk about giving a gift in Santa Claus, but they cannot ignore the topic of Jesus Christ. Pastor, hindi kasi inuuna si Christ. Eh bakit? Sa ibang pagkakataon ba inuuna si Christ? Kaya nga sabi, go into all the world. Tayo ang nagre-reach out sa kanila, hindi sila ang magre-reach out sa atin. Diba? How will they hear unless someone tells them the truth? Huwag mo i-expect na porket alam ang Christmas, uunahin na si Christ. Hindi totoo yun. Now, alam nila siguro yung mga elements na ganun, yung mga decorations and trimmings na ganun, but not necessarily about Christ. Eh so, pumunta ka, gamitin mo yung opportunity to share Christ. It even motivates us believers to act upon the season. It's a good time to evangelize. Na alam nyo ba, the enemy has tried to erase Christmas because the fact remains that Christmas today has become a tool to introduce Jesus Christ into the world. Ako, missionary ako eh. I've traveled to many cultures and many peoples and many nations. I've met people from all walks of life. Hindi ko sinasabing napakadami, but I've engaged them. Hindi ako sumama lang doon tas nanahimik. Sumama ako para makipag-usap kung kani-kanino. And nakita ko na kahit yung mga sa ibang bansa nga, sineselebrate ang Resurrection Sunday, pero ang pinag-uusapan yung sisiw eh. Saka yung itlog, yung Easter Sunday. Samantalang yung
si Astarte yun, di ba? Galing yun sa pagan God eh. Kaya tayo, tinatawag natin yung Resurrection Sunday, hindi Easter Sunday. Easter is a pagan word. Oh, pero it's a good opportunity to talk about the resurrection of Christ. Etong Christmas, hindi man si Lord pinanganak ng December 25, is an opportunity to talk about the nativity, no, the wise men who arrived, hindi po tatlong hari, tatlong regalo. Gold, myrrh, and frankincense. Walang tatlong hari. They were not kings. They were scientists, no? They were astronomers. They looked into the stars. That's why they understood there was a star that will come out from the east. No? They were not kings. Hindi sila three kings. Yun siya sabi ko, iba yung fact, iba yung fantasy, iba yung fiction. Kaya kailangan, alam mo yung truth, you can correct the story. No? Kaya dito po makikita po natin, Christmas has become a tool to introduce Jesus Christ into the world. O tuloy natin, in communist countries and other pagan nations, non-Christian, Christians are persecuted, they are minority, they are killed. O yun. In other pagan nations, they try to eliminate Christmas because it is a threat to their false belief and religion. Alam niyo ba, bawal ang Christmas sa ibang bansa kapag hindi predominantly Christian? Kahit sa Israel, bawal kapag nakakita ng Christmas tree o star or trimmings, bawal. May mga lugar na ang mga messianic Christians nagkakabit, they get persecuted by people from the Sanhedrin. Read it in your Google. Basahin nyo, Google, Christians persecuted because of Christmas in Israel. You'll find it eh. Christmas is like the bright star over Bethlehem in the dark of night. The threat is when you follow the star, you end up meeting the Savior Jesus Christ. Anything that will point to Jesus Christ as the Savior of the world is a threat to people who don't believe that. So what am I trying to say? That Christmas has become a tool to introduce the gospel to people. It's the reason for the season. It's not just about wearing nice clothes, receiving gifts, having reunions, having parties, celebrating with trimmings and lights and stars and trees and colors and everything. The most important is to share who is Jesus Christ that was born. No? Yun po ang reason for the season. Matatapos na po ako eh. I like to pose this question. Is December 25 the only time to celebrate Christmas Day? Of course not. No. Sabi nila, pwede ka mag-Christmas araw-araw. Sige, pag-usapan mo nga ang pagkapanganak ng Panginoon ng February, March, April, May, June, July. Pakikinga ka ba? Kailan pinakamagandang pag-usapan ng kapanganakan ng Panginoon? Pag December. It is the only time we can talk about the birth of Christ. Is it the only time we can talk about the birth of Christ? No, we can talk about Him throughout the year. But when are the ears open to hear about the story of Christ being born? On Christmas season. The church can celebrate it any day we want, but traditionally and culturally, we celebrate it every December. Nasabi ko nga sa inyo kanina, may document, the Didache, no? Yung writing po ng Didache, na nakasulat po iyon, tungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pasasalamat nila sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. One week before the end of the year. Oh. It's a good time to remember Christ. Ngayong huling linggo ng taon, this year, the end of the year, it's a good time to remember Christ for 7 days. Remember Christ for 10 days. That would be more appropriate, not just one day. Kaya nga ako, ayoko ng Holy Week eh. What is a week? A Holy Week? Anin mo yun? Banal ka ng isang linggo. Isang linggo, walang commercial ng sigarilyo, walang commercial ng alak, walang naka-bikini, walang naka-bra, walang naka
naka two-piece, walang naka swimsuit, walang commercial ng mga kung ano-anong mga bisyo. Ang pagbukas mo ng TV mo, ang nakalagay, for God so loved the world, pati sa Holy Week. It's a week that we remember the entire week, the passion of the Christ. But after that, then what? Ngayon ang Holy Week, ano? Ubus ang pulutan. Lahat ng tao, wet look, nasa tabing dagat, nasa beach. Lahat ng motel, puno. Lahat ng hotel, lahat ng kalsada, nasa galaan. Is it still a religious gathering? But why do you need it? Why, what is a Holy Week? Ito, Christmas, is a season. Alam nyo, a season does not make us Christian. Ang kaya tayo Christian because we have a personal relationship to our Lord Jesus Christ. Not because of a season. Now, a season becomes more meaningful when we understand the Bible and we use the season as an opportunity to share about the life of Christ in relation to the season. And Christmas season, whether you are a Buddhist, a Hindu, a Muslim, or an atheist, how do I know? Because I did it. Sa ibang bansa, hindi pinag-uusapan si Jesus kapag Christmas. In fact, sa ibang bansa, doon sa bansang napuntaan ko sa Norway, ang celebration ng Pasko, 24. Hindi 25. Sa 24, sineselebrate ang Pasko. At maraming mga tao, they want to celebrate it too. But they don't talk about Christ. So I used it as a platform to talk about Jesus Christ. And I was able to get an audience. But they did not normally talk about Jesus Christ because it's Christmas. Yun ang sinasabi ko. Christmas every day is not like walking with Jesus every day. Magkaiba yun. Christmas every day can be tiring. Sige mo, araw-araw, Pasko. But walking with Jesus every day is a blessing. Magkaiba yun. No? So, what am I trying to point out? Well, una, I don't want us to become condemners. We don't condemn people just because they celebrate Christmas. No? Number two, I don't want you to be judgmental. You are closer to Christ, they are far away from Christ simply because they have a Christmas tree. Or ikaw naman, may parol ako, so am I pagan? No? If I put, may nakalabas yung mga Christmas lights namin, are we pagan? Oh. If we start praying to the Lord on December 25, pray kami as a family, is it evil? Oh. Sana nga araw-araw, ganun. Oh. But does December 25 make it more special than 26, 27, 28, 29, 30? Of course not. Pero, that is a good time because it's an opportunity where people are willing to listen to the story of the birth of Christ. Yun ang sinasabi ko. Alam niyo ako, halimbawa ko, pareho kami ni Ed Lapis eh. No, sa bagay na ganito. Halimbawa, piyesta. No? Ang piyesta po ay pasasalamat. Ang piyesta po, pag inaral nyo ang piyesta po, lahat ng piyesta may poon. Sa Pilipinas, lahat ng piyesta may poon. No? Nagkataon po, tayong mga born again Christians, hindi po tayo sumasamba wala po tayong mga poon. Okay, wala tayong ganun. Pero, ang araw po ng piyesta ay pasasalamat sa buong taon na harvest ng isang bayan o isang barangay, pasasalamat yan eh. Isipin mo, lahat ng kapitbahay mo may handa, tapos pagpasok sa bahay mo, walang handa. Sabi, pwede ba kaming mamiyesta sa inyo? Wala kaming pagkain eh. Wala kaming niluto. Bakit? Christian kami. O sa Pasko, sige, huwag ka maganda. Hindi ka ba dadalawin ng kaibigan mo, ng kamag-anak mo, ng mga mahal mo sa buhay? Sabi, pwede ba kaming dumalaw sa'yo sa Pasko? Nandiyan kami sa lugar niyo. Pwede ka ba namin makausap? Pagdating sa bahay niyo, kahit Coca-Cola, wala kayo. Kahit man lang kapirasong maibibigay na ulam, wala kayo.
Abi, ba't ganito? Eh, kasi di kami naniniwala sa Pasko. Kita niyo yan? Nadala niyo ba sa Lord? O sinayang niyo yung opportunity na madala sila sa Lord? Naintindihan niyo yung point ko? Ang sinasabi ko, alam niyo, yung mga purist na ang tawag sa ganitong mga ano pagan, tapos yung kanila, biblical, well, hindi ka naman Judaism eh. Kung Judaism ka, sige, magagaganyan ka, acceptable. Pero pag Christian ka eh. No? Alamin mo lang yung truth because the truth will set you free. Sipi mo nung pagpasok sa bahay mo, wala man lang ano, yung mga anak mo nakapambahay. No? Wala man lang tugtugan sa inyo, wala man lang pagpasok mo. Akala mo matutulog na mga tao, yung ganun. Tapos lahat ng mga tao sa paligid mo, nagsiselebrate. Ang lungkot-lungkot nyo. Tapos ang katwiran, ba't lungkot ang bahay nyo? Christian kami. Ang katwiran sa'yo, ayaw kong mag-compromise. Bakit? Nabawasan ba pagka-Kristyano mo pag nagluto ka ng biko? O nagpansit ka? O gumawa ka man lang ng halimbawa ng fruit salad? O gumawa ka man lang ng peach ng punch or peach ano ng mango ng pinagsama-sama mo pineapple pinaghalo-halo mo para gumawa ka ng masarap na juice. Ano, evil ba 'yon? Ayoko po napipili ang tao pag Pasko eh. Dahil Christian, hindi ako naniniwala na Christian should be the saddest people in the world. Eh pastor, hindi kami nagko-compromise. Bahala ka sa buhay mo. Kung naniniwala ka, nagko-compromise ka. Pero ako, hindi ganun kababawan Diyos ko. Na pag nakita ko ng Panginoon, na masaya ako sa araw ng Pasko, tingin niya sa akin, nagkakasala. Yun ang sinasabi ko. Alisin natin yung pagiging religious and judgmental natin na unbiblical naman. At huwag rin naman tayong mag-adapt ng mga belief system na isasama natin sa faith natin na wala namang kinalaman sa pananampalataya natin. No? Trivial lang to, ika nga. Bahagi ito ng mundo. Ganon. Oh. Ako nga, natutuwa ako eh. Diba? Oh, gender reveal. Oh, diba? Pag may buntis, malalaman mo kung lalaki o babae, puputukin yung lobo. Pag asul, lalaki. Pag pink, babae. Oh, gender reveal. Yun nga, nagsiselebrate ka pag ganung gathering. At pag tinanong ka, magsiselebrate kayo ng gender reveal? Oo. Talaga? Oo. Anong verse? Naintindihan yung sinasabi ko? Diba? You are so heavenly minded, you're no earthly good. Yun ang sinasabi ko. I don't want you to be purist. No? Di ka aabot sa langit yan. Maraming aaway sa iyo kasi napaka-judgmental mo sa ibang tao. Kaya hindi mo makita yung joy nila eh. Pero ikaw, nakakaramdam ka ng sentimentality pag naririnig mo yung Christmas songs. Pag nandyan na si Jose Maricha, nakangiti ka na. Di ba? No, gusto ko pong sabihin, dito ako magtatapos. Maging masaya po tayo. No? We are extraordinarily challenged in 2020. Pwede ba? Sa Pasko, be extraordinarily happy. Be extraordinarily joyful or peaceful or quiet. Sige. Pero mag-enjoy ka. Kumain ka na masarap. No? Mag-sounds ka kung gusto mo. Oh, tumawa kayo. Magsama-sama kayo. Magmamahal mo sa buhay. Diba? Magpasalamat tayo. Dahil may buhay tayo. At mabuti ang ating Diyos. At di niya tayo iniiwan. Di niya tayo pinababayaan. Dito po ako magtatapos. Gusto ko po sabihin na sa darating po na Pasko, Merry Christmas po! Merry Christmas! Pag sinabi Merry, masaya. Merry Christmas! No, sa mga tao po. Hindi po ako anti-Christmas. No? Natatawa nga po ako minsan sa mga taong anti-Christmas. Tapos kukuha ko ng mga magazines ng churches nila. May mga tao po anti-Christmas. Tapos ipapakita ko, ito, mga official magazine ng denomination ninyo. Tingnan mo. Ayan o.
Sabihin mo sa kanila, you are evil. Kaya kita mo naman, Christmas edition. Oh. Ano yan? Diba yun ang sinasabi ko? Kaya po, alamin lang po natin yung fact, alamin lang po natin yung fantasy and fiction, okay na tayo. Mabubuhay tayo sa mundong ito. Hindi tayo magpapanggap na superhero, hindi tayo magpapanggap na legend o kaya a figment of the mind or fantasy, no? Mamumuhay tayo ayon sa katotohanan. Kaya mag-enjoy tayo sa buhay. Hindi tayo nakatira sa artificial world. Hindi kasi ako nakatira sa Christian bubble. Excuse me, ah. Yung Christian bubble, yung hininga mo, Christian, anino mo, Christian, no? Yung hatching mo, Christian. Yung luha mo, Christian. No? Yung oxygen at saka carbon dioxide mo, Christian. Hello? No man is an island. No, nakatira ka lang dun sa isang Christian bubble. Ito totoo yun. Hindi yun mas malapit sa Lord. No? Hindi totoong yun ang magpapalapit sa iyo sa Diyos. No? Mamuhay ka sa salita ng Panginoon. Ipamuhay mo. Pagliwanag ka. Be salt and light. Gamitin mo tong pagkakataon na to para ibahagi ang Panginoong Jesus sa mga tao sa ating paligid. We have a reason to celebrate because we have a message. We have a beautiful gospel to share. Jesus came into the world to save sinners. Let's pray. Lord, maraming salamat. Sa araw na ito, I pray, O God, the Lord, pakialaman mo kami. Bulabugin mo kami. Gamitin mo tong daily discipleship ngayong araw para mag-isip-isip kami. Lord God, hayaan mo rin, Panginoon, na makaranas kami ng pasasalamat, ng kasiyahan, pananabik. Magkaroon po kami, Lord God, ng sapat, Lord God, na kapayapaan at katahimikan sa buhay. Di man kami makapaghanda ng sobrang dami, wala man kami bagong mga damit. Hindi man kami nangihingi o hindi namin kaya, Lord God, maglakad-lakad na nangangatok ng bahay-bahay. Pero hindi yun kulang. Hindi kulang yung araw namin para magpasalamat. Lord, ang dalangin ko sa araw ng Pasko, sa ngayong panahon ng pagtatapos ng 2020, ito ang isa sa pinaka-meaningful na Pasko na maranasan namin. I-bless mo kaming lahat, Lord. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig ng Daily Discipleship. Samahan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa araw na ito. Ako po yung magpapaalam na. At pagpalain po ng Panginoon ang lahat po ng ating mga tagapakinig. See you tomorrow. God bless everybody.